Magandang umaga po sa inyo lahat, mga kapatid na narito ngayon at ang ating mga kapatiran na sa kanilang tahanan. Salamat sa Panginoon sa opportunity na tayo ay mag-worship sa Kanya sa kabila ng tayo ay nasa Kanya-Kanyang tahanan. No? Alam ko na kahit saan tayo naroon, kung talaga tayong nagmamahal sa Diyos at sumasampala tayo sa Diyos, kahit saan tayo pumunta, kahit saan tayo naroon, ay pwede tayong mag-worship, pwede tayong magsamba sa Panginoon, sa Espiritu at Katotohanan. Okay? Mga kapatid, nais kong ibahagi sa inyo sa umagang ito ay tungkol sa stewardship. No? Ibig sabihin, sa Tagalog ay katiwala, pagiging katiwala. No? At bago tayo magpatuloy, sandali tayo manalangin. Aming Diyos ng mga kapangyarihan sa lahat, salamat po sa opportunity na ipinagkaloob niyo sa akin upang bahagi ng inyong mga salita. Tulungan niyo po ako, Panginoon, at bigyan ng katalinuhan. Sana, Panginoon, ay kayo ang mahayag sa aming kalagitnaan ngayon. Bigyan niyo kami ng kaalaman na may-apply namin ito sa aming buhay. Hindi lamang mapakinggan. Salamat sa bawat isang narito at salamat sa mga taong nakikinig sa kanilang tahanan na inyong mga salita at sana'y maging kapakipanganakan ito sa bawat isa. Tumandalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, nais ko pong ibahagi sa inyo mga kapatid about stewardship. No? Ito ang ibinigay sa akin ng Panginoong puso, sa aking puso ng Panginoon para ating pag-aralan upang magamit natin ito sa ating pamuhay at paglabong spiritual. No? Ano ba ang ibig sabihin ng stewardship? No, stewardship is simply managing another's property. No, ibig sabihin, hindi ikaw ang may-ari. No? Ikaw ay katiwala lang. Ikaw ay manager lang ng tunay na may-ari. Yan ang ibig sabihin ng stewardship. No? Throughout this pandemic, ngayong MECQ, no, hindi tayo pwedeng magsama-sama sa loob ng bahay-sambahan, ay tatalakayin ko about stewardship. No? At dito makikita natin, mga kapatid, pinapakita dito sa ating pag-aaral na hindi tayong may-ari ng lahat ng bagay dito sa mundo, maging ay ang ating personal na buhay. Tayo ay katiwala lang, no? Ng tunay na may-ari na walang iba kundi ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Bakit tayo narito, ito ay isang bahagi lang na tayo nagiging maayos at mabuting katiwala ng Diyos. Ang sabi ng Bible, sa 1 Chronicles 29:11-12, no, babasahin ko sa inyo, "Everything in the heavens and earth is yours, O Lord, and this is your kingdom. We adore you as being in control of everything. Riches and honor come from you alone, and you are the ruler of all mankind. Your hand controls power and might, and it is at your discretion that men are made great and given strength." Praise the Lord, no? Nakita dito ang mga kapatid sa ating binasa na ang lahat ng narito sa sanlibutan ay pag-aari ng Diyos sapagkat siya ang lumikha ng lahat ng ito. No? At makikita natin dito mga kapatid, ang lahat ng ito ay regalo lamang sa atin ng Diyos. No? Regalo sa atin ng Diyos at ang gusto niya na magbaliktanaw tayo, pasalamatan natin siya sa lahat ng mga pinagkaloob niya sa atin, sa bawat sandali ng ating buhay. No? Hindi lamang sa ating personal ang buhay, maging sa ating mga pag-aari, sa ating mga inaani sa bukid, no? At sa lahat ng ating mga binibili, pang-display o pangailangan ng ating tahanan, pasalamatan natin ang Diyos sapagkat hindi ito atin. Regalo ito sa atin ng Diyos. Pinagkalooban tayo ng pera para mabili natin at mapunan ang ating lahat ng mga pangailangan. At kung hindi sa Kanya, ay hindi ito mangyayari. No?
Hindi lamang 10% ang nais ng Diyos na ibahagi natin sa Kanya. No? Hindi lamang 10% ng ating ari-arian, kundi buong buhay natin, nais ng Diyos na ibalik natin sa Kanya. No? Sa pamamagitan ng ating paglilingkod. So, stewardship involves far more than just money, no? And material goods, no? Sa lahat ng bagay, lahat ng resources na ipinagkaloob sa atin ng Diyos ay Kanya, no? Yung talents, abilities, skills, experiences, energy, time, strength, spiritual gifts, creative ideas, at marami pang iba. No, lahat yan ay galing sa Diyos at ibinigay niya sa bawat isa sa atin para sa ating paglilingkod. At dito makikita natin, mga kapatid, na pag-aralan natin ang three primary areas of our lives na we are responsible, no, to be stewards and to manage, no, tatlong areas natin pag-aralan throughout this pandemic o MECQ, no, na ang tao ay dapat maging responsible sa lahat ng mga ipinagkaloob ng Diyos sa kanya. Ang una na ating pag-aaralan ngayong araw na ito is about time management, no? The primary areas of our lives that are we are responsible, time, no? At yan ang una nating pag-aaralan. Lahat tayo ay binigyan ng certain amount ng Diyos, oras ng Diyos para paglingkuran siya at papurihan sa ating buhay. No? Lahat tayo binigyan ng limited time dito sa lupa. Ang unlimited time na ipinagkakaloob sa atin ay sa langit. Pero dito sa lupa, binigyan tayo ng limited time ng Diyos para i-manage ang ating oras, panahon, habang tayo ay narito sa mundo. Ang iba pinagkalooban ng more than 100 years. Ang iba ay pinagkalooban ng more than 80 years. No? Si Mayor Lim, 90 years. Namatay na kahapon yata yun. No? Ng coach dahil sa COVID. 90 years pinagkaloob sa kanya. No? Ang iba ay pinagkalooban ng 40 years. No? Ang iba naman ay pinagkalooban ng mas maikling panahon. Yung iba nga, 20 years, 10 years, no, 10 years, yung iba, maaga pang kinukuha ng Diyos. Sapagkat yun lang yung time, allotted time na ipinagkaloob sa kanila ng Diyos para mabuhay sa mundong ito at para gawin ang mga dapat nilang gawin habang sila ay nandito sa mundo. Sapagkat ito ay regalo ng Diyos at walang sino man na pwedeng humadlang. Kaya kapag oras mo na, panahon mo na, tapos na ang panahon mo dito, kahit natutulog ka, pwede kang kunin ng Diyos. Sapagkat ang ating buhay, ang ating time sa mundong ito, ay regalo lang ng Diyos at limited sa bawat isa sa atin. No? So yun po, mga kapatid. At another na area ng ating buhay, no, na dapat tayo mag-responsible ay yung talents, no? Binigyan tayo ng Diyos ng different talents, skills, gifts para gamitin sa paglilingkod sa Diyos, no? Binigyan tayo ng katalinuhan upang gamitin natin ito sa ating pagpapakita ng pagmamahal sa ating kapwa. Binigyan tayo ng katalinuhan upang mag-secure ng mga resources para suplayan ang ating mga pangailangan ng ating pamilya. No? Meron tayong talents, gifts, and abilities na ipinagkalooban ng Diyos, iba't ibang abilities para buhayin ang ating pamilya. Nakita nyo, walang taong parehas ang kakayanan para tulungan ang kanilang pamilya, iba't ibang level sapagkat iba't ibang klaseng abilities and level of abilities and talents ay pinagkaloob ng Diyos. Kanya-kanyang diskarte, kanya-kanyang talino ay pinagkaloob ng Diyos para buhayin ang ating pamilya and enjoy life. No?
Yun po. Kaya kung ikaw ay very talented, mas marami kang opportunities na makapag-produce ng mas malaki, masagana para suplayan na iyong pamilya at para paglingkuran ng Diyos. Diba? So, kaya lang yung iba nagiging very personal, ang binigay sa kanilang talino ng Diyos, gagawin nila para mag-produce ng marami para sa kanilang sarili. So, lahat yun ay ibibigay account natin sa Diyos. Kung anong ginawa natin doon sa talents, sa abilities na ipinagkaloob ng Diyos, no? Sa bawat isa sa atin. Pagdating ng panahon, natapos na ang ating ang time na ipinagkaloob sa atin ng Diyos sa mundong ito. At ang pangatlo na ating pag-aralan ay treasures, no? Treasures. No? Tayo ay responsible sa mga resources, treasures na ipinagkaloob sa atin ng Diyos, no? Kaya sabi ng Bible sa Luke 12:34, "For where your treasure is, there your heart will be also." No? Binibigyan tayo ng treasures ng Diyos para pumili tayo kung saan ang gusto natin. No? At ang sabi ng Bible, kung saan ang pinili nating treasure ay nandun ang ating puso. Baligtad. Dapat kung nasaan ang ating puso, nandun ang ating treasures. Pero ang sabi ng Bible, kung nasaan ang treasure natin, nandoon ang ating puso. Kaya kung ang treasure natin ay sa mga material things sa mundong ito, no, nandun ang ating puso at wala tayo sa Panginoon. Pero kung ang treasure natin ay ang kaharian ng Diyos, no? Habang tayo nabubuhay, habang tayo naglilingkod sa Diyos, sa mundong ito, ang ating puso ay nasa Panginoon. Nasa kaharian ng Diyos. No? So yun po mga kapatid, ang tatlong areas na ating pag-aaralan, no? At sana'y matutunan natin ito habang tayo ay nasa panahon ng MECQ. Okay? Sabi nga ni Solomon sa kanyang sinulat, sabi, "Teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom." Psalm 90:12. So, pinapakita dito yung kung paano natin gagamitin yung time na ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin habang tayo ay nasa mundong ito. Dapat maging responsible tayo at dapat maging quality yung paggamit natin ng time habang tayo nabubuhay sa mundong ito. Sapagkat hindi natin alam kung kailan tatagal o kailan ang katapusan ng panahong binigay sa atin ng Diyos, niregalo sa atin ng Diyos upang mag-stay sa mundong ito. Pero ang totoo, ang ating panahon sa mundong ito ay maikli lang. No? Masyadong maikli. Kaya bilang faithful Christians, dapat tayong maging accountable as steward of this precious gift, yung time. No? Sabi nga ng American scientist si Thomas Edison, sabi niya, "Time is not commodity that can be stored for future use. It must be invested hour by hour or else it is gone forever." No? Hindi mo pwede siyang itago, i-reserve, dahil kahit ano yung gawin, mauubos at mauubos ang allotted time na ipinagkaloob sa iyo ng Diyos. At hindi mo alam kung kailan yon. At pag naubos yon, magbibigay account ka na sa Diyos. Kung ano ang ginawa mo sa mundong ito habang sa panahon na ikaw ay nabubuhay. No? Ang sabi nga ng Psalms 144 verse 4, "Man is like a breath. His days are like a fleeting shadow." No? Nakita nyo yan mga kapatid? Para lamang daw hininga ang buhay ng tao sa mundong ito. No? Para lang daw, sabi sa Bible, para lang daw ito passing swiftly. Yung dadaan na mabilis compare sa eternity na ipinagkakalob sa atin ng Diyos after this life. No? Para lang itong shadow na dumaan sa ating buhay. Ibig sabihin, sobrang ikli lang ay binigay sa atin ng Diyos na panahon para mag-stay sa mundong ito. No?
At mamaya-maya pa, mawawala na, humihina na yung katawan, or minsan nga bigla na lang ikaw mawawala sa mundong ito. Kung i-compare natin sa ating buhay sa kaharian ng Diyos, ang ating buhay doon ay sobrang haba at walang katapusan. Dito para lamang daw dumaan na anino, no? Na mabilis na pagdaan. Passing swiftly, mabilis. Sabagat maikli lang ang buhay, ang oras na ipinagkaloob sa atin ng Diyos para mabuhay sa mundo ito. No? Yun po, time is a precious gift that we should not waste. Huwag nating sasayangin. Sabagat ito ay may hangganan at maikli lang ang oras na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Meron isang istorya na basa ko tungkol kay Charles Francis Adams. Ito ay anak ni President John Quincy Adams na nung sila ay namamasyal ng kanyang anak, no? At na-record sa kanyang libro, no? Ang sabi niya sa kanyang libro, "Went fishing with my son today. A day wasted." Ayun ang nirecord niya sa kanyang diary. No. Samantala yung kanyang anak na si Brooke Adams ay may diary rin. Kasi usong diary noon hanggang ngayon. No. At hanggang sa ngayon ay bubuhay pa daw ang diary ito. Ang sabi naman niya sa the same day na isinulat niya ang diary, sinulat ni Brooke Adams, sabi niya, "Went fishing with my father, the most wonderful day of my life." Kita niyo, magkaiba ang kanilang treatment sa pangyayari sa mundong ito, no? At nakadepende ito kung paano mo iti-treasure yung panahon na ipinagkaloob sa iyo ng Diyos, no? Sa araw-araw. Minsan para sa iyo baliwala ang mga panahon na iyong inilagak sa mundong ito, pero sa iba ay mahalagang mahalaga ito sapagkat para sa kanila ito ay isang treasure, no? Kayamanan, sapagkat naging quality ang kanyang paggamit ng kanyang panahon. So yun po mga kapatid, katulad ng tatlong stewards sa parable of the talents, mga kapatid, one day God will call each one of us to give account, no? At lahat tayo ay magbibigay sulit sa Diyos kung ano ang lahat ng ginawa natin sa panahon na ipinagkaloob sa atin habang tayo nabubuhay sa mundo ito. Sinayang mo ba ang panahon, ang oras na ipinagkaloob sa iyo ng Diyos? O naging malaking pakinabang sa kaharian ng Diyos ang iyong pag-stay sa mundo? Sana hindi magsisi ang Diyos sa lahat ng ating mga ginawa sa mundo ito habang tayo nabubuhay. Ang mahirap kasi naging Kristiyano ka, kilala ka sa Panginoon, pero hindi naging quality ang naging performance mo habang ikaw ay nabubuhay sa mundo ito. So yun po, mga kapatid. Ang sabi ng Ecclesiastes 3:1, "A time for every purpose under heaven." So, there is a time for every purpose. So, ibig sabihin, ang pag-stay natin sa mundong ito ay may purpose. May dahilan. No? Lahat ng ating ginagawa sa mundong ito, no? Ay dapat naaayon sa purpose ng Diyos. Ano ba ang purpose ng Diyos kung bakit tayo narito? Diba? Ito ay nakasalalay din siyempre sa mga regalong ipinagkaloob sa atin ng Diyos kung paano ka naging, kung saan ka naging gifted. Maaring nandoon yung purpose ng Diyos. No? Kung ikaw ay naging gifted sa music, ang purpose ng Diyos ay makapaglingkod ka sa Kanya sa pamamagitan ng music. Sa pamamagitan ng pag-aawit. Pag-play ng guitar, organ, no? Drums. No? Maaring yun ang isa sa purpose ng Diyos. At maraming dahilan, maraming purpose ng Diyos sa iyong pagka
pag-exist sa mundong ito. At sana, makita natin yun at magampanan natin ang purpose ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ang sabi ng Bible, no? A time to plant, a time to reap, no? Talagang sa panahon ito, sa mundong ito, lahat may purpose at may time, no? Diba? Magtatanim ka, may time to plant, may time to reap, no? Kaya ganun din ang ginawa ng Diyos sa bawat isa sa atin. May panahon na inalalagay ka diyan para gampanan mo ang iyong responsibility at pagkatapos kukunin ka na ng Diyos. Tapos na ang panahon mo. No? So yun po mga kapatid. Dapat iayos natin, i-allocate natin ang maayos ang ating oras at panahon sa mundong ito sa pamagitan ng purpose na ipinagkaloob sa atin ng Diyos sa ating buhay. The passage teaches us to make the most of God's great gift of time, no? Dapat gamitin natin, gawin natin, no? Ayusin natin ang time, panahon na ipinagkaloob sa atin ng Diyos para maging kapaki-pakinabang. Kita niyo maraming mga tao na walang pakialam sa kanilang panahon sa mundong ito. Yung iba, walang ginagawa. Yung iba, nakakalat lang dyan sa kalsada. Yung iba, nagda-drugs lang dyan. Pero hindi yun ang layunin ng Diyos. Hindi yun ang purpose ng Diyos sa kanilang buhay. Nagpunta sila dyan para mag-drugs lang, no? Mag-gala-gala lang sa kalsada, magpakalat-kalat. Hindi yun. Ang bawat isa sa atin nilikha na may magandang layunin ng Diyos. Kaya lang, hindi nagiging responsible ang iba, no? Ang sabi ng isang attorney matapos ng panahon, siya ay nawalay na sa kanyang pamilya. The greatest gift I ever received was a gift I got one day from my dad. No? Ibig sabihin, in-acknowledge niya, tin-treasure niya, yung pag-bisita sa kanya ng kanyang ama sa ng minsan sa kanilang pagkikita. No? Kasi yung panahon ay mahalaga sa bawat tao. Ang panahon ay mahalaga hindi lamang sa bawat tao, higit sa lahat, mahalaga sa Diyos. Binigyan tayo ng Diyos ng maraming panahon para purihin, dakilain ang Diyos sa ating buhay. Kung minsan, ay hindi natin natitreasure ang bagay na yun. The most personal, most appreciated, and most unique gift that you can give is the gift of time. No? Kaya minsan, kapag wala kang panahon, na hindi mo tinitreasure ang panahon, minsan, nasasayang iyong panahon, lalo-lalo na pagdating sa iyong pamilya. Ang ating mga anak ay nangailangan ng ating panahon. No? Kaya lang nakakalungkot, minsan mga kapatid, yung mga pamilya nagkawatak-watak dahil sa trabaho. Yung isa nasa Saudi, yung iba nasa US, yung anak nasa Pilipinas. May mga ganong opportunity, ganong situation na nakakalungkot, no? Sapagkat hindi na naging quality ang kanilang panahon dahil sa resources, sa paghahanap ng resources, no? Pero kailangan ng mga bata ang kanilang panahon, no? Ang kanilang time upang mahubog ang kanilang buhay. Minsan na naghuhubog ng kanilang buhay ay kanilang mga katulong, minsan ang kanilang mag-anak, minsan lola, maraming mga nabubuhay na mga bata na nag-alaga ay lola. So minsan ay ibang ugali, di ba? At palimit, mapapanood natin sa news na yung bata ay napahamak. Yun ang nakakalungkot mga kapatid. Dapat mag-invest tayo ng time para sa ating pamilya. Invest tayo ng time para sa ating mga mahal sa buhay. At higit sa lahat, mag-invest tayo ng time sa Diyos, no? Bilang Kristiyano, ay kailangan na i-value natin ang time na ipinagkakaloob natin sa church, no? Sa pag-worship, sa paglilingkod sa Diyos, sa mga activities ng church, dapat i-value natin yun. Sapagkit yun ay very important sa ating buhay at higit sa lahat
sa Diyos para ma-fulfill natin yung calling o yung purpose ng Diyos sa bawat isa atin. Most importantly, we gather together in worship, no? Praising and thanking God for the blessings in our lives and hearing His Word. Napaka-importante ng mga bagay na yan. At kailangan natin yan. At yan ang dahilan kung bakit tayo dinala ng Diyos sa mundong ito. Makakilala bilang kanyang anak, no? Out of 168 hours in a week, no? Na ipinagkaloob sa atin ng Diyos, nice ng Diyos na ibalik natin sa Kanya ang 24 hours. Imagine, sa 168 hours, 24 hours, hindi pa natin mabit. Minsan, 3 hours lang tayo sa loob ng tahanan. Sa loob ng simbahan. At minsan, sa loob ng 3 hours ay naiinip ka na at gusto nyo muna umuwi. No? Yun ang nakakalungkot, mga kapatid. Huwag nating sasayangin, huwag nating panghihinayangan ang 3 oras na pag-i-stay sa pakikinig ng salita ng Diyos, pag-worship sa Kanya, pagpupuri sa Diyos sa loob ng simbahan. No? At ang minsan nakakalungkot, mga kapatid, parang natutuwa pa mga Kristiyano, ibang mga Kristiyano na walang worship services charge, para exempted na sila sa pag-attend ng worship service. Pero ibibigay account mo sa Diyos ang iyong ginawa sa mundong ito sapagkat inuutos niya na paglingkuran siya at bigyan ng panahon 1 day in 7 days. Magbibigay account ka. Kahit na GCQ, kahit ECQ, magbibigay account ka sa Diyos kung anong ginawa mo sa mundong ito sa kanyang utos na bigyan siya ng panahon, no, paglingkuran siya 1 day in 7 days, no, magbibigay account ka. Huwag nating i-take advantage na MECQ or ECQ at exempted tayo sa pagdalo sa bahay sambahan o sa simbahan para mag-worship. Hindi, sapagkat ang lahat ng bagay sa mundong ito ipagbibigay account natin sa Diyos kung anong ginawa natin sa time na ipinagkaloob sa atin ng Diyos habang tayo nabubuhay sa mundong ito. Magbibigay account tayo sa panahon na iniregalo sa atin ng Diyos. No? So, mga kapatid, ang sabi nga ni Lewis, C.S. Lewis, ang sabi niya, no? Ang tao daw ay laging busy sa kanilang mga gawain. No? At yun ang ginagawang dahilan upang hindi sila makapunta o makapag-worship sa Diyos. No? Ang tao daw ay laging sinasabi na sila ay too busy to serve the Lord. No? At yun, pagdating ng araw, ang ipagbibigay account natin sa Diyos. Anong ginawa natin sa panahon? Time na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Ano ang ginawa natin? No? At yun nakakalungkot, mga kapatid, kung hindi tayo pumasa. No? We are all busy, but not all of that busy time is well spent. Okay lang na busy ka, pero meron kang panahon na ipinagkaloob sa Diyos, kaya ka naging busy. Sapagkat ang para sa Panginoon ay para sa Panginoon. Ang para kay Cesar ay para kay Cesar. Diba? Yun po mga kapatid, hindi mo pwedeng sabihin, Lord, naging busy ako at nagkaroon ng ECQ, kaya hindi ako pwede na magbigay ng time sa inyo. Lahat ng yan, mga kapatid, magbibigay account tayo sa Diyos kung anong ginawa natin sa oras na pinagkaloob sa atin ng Diyos. Time is more valuable than money. Time is more valuable than prosperity. Alam nyo ba yan, mga kapatid? Kapag ka meron kang business manager na yung company na lalapit sa'yo, sasabihin sa'yo, Boss, good news! Kumita tayo ng 10 million this month. Siyempre, magiging masaya ka.
Di ba? Tapos, sasabihin naman sa iyo ng iyong doktor, Boss, tatlong araw na lang ang ilalagi mo sa mundong ito. Mamamatay ka. Kahit yung 10 million mo, pwede mong itapon, ibili, kung pwede lang, para madagdagan ang buhay mo. Pero hindi pwede. Di ba? Kaya mas mahal ang panahon na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Imagine, 3 days na lang. No? 36 hours na lang ang stay mo sa mundong ito. Kapalit ng 10 million. No? At papayag kang ipagpalit kahit more than 10 million pa. No? Para lang ma-extend ang buhay mo, pero hindi ganon. Sapagkat merong allotted time ang Diyos sa bawat isa sa atin na hindi mo kayang bayaran. No? At may lalapit, at ikaw may magpaplano, sasabihin mo sa iyong sarili, Lord, sisirain ko itong kamalig na ito, itong bodega na ito. Magtatayo ako mas malaking bodega. At doon ko ilalagay lahat ng mga resources, inani ko, sa panahong ito. Sasabihin naman sa iyo ni Lord, bukas, o hangal ka, sabi ng Bible, hangal ka bukas, mawawala ka na sa mundong ito. Kukunin na ang iyong buhay. Anuhin mo pa ang lahat ng mga kayamanan na meron ka sa mundong ito. Imagine, isang araw lang ay napakahalaga. No? Napakamahalaga ng oras natin sa mundo ito. Kahit na wala tayong kayamanan, kahit tayo maghirap-hirap, kung may buhay tayo at nanatiling buhay, walang sakit, ito ay isang malaking regalo ng Diyos sa bawat isa sa atin. No? Kaya nga mga kapatid, dapat yung ating panahon sa mundong ito ay magiging quality, kapakipakanabang. Sapagkat hindi natin alam kung hanggang kailan tayo tatagal. Pero ang ating alam, lahat tayo ay binigyan ng Diyos ng panahon. Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo mag-i-stay sa mundong ito. Hindi porque bata ka, sasabihin mo, bata pa ako, mahaba pa ang panahon. No. Anytime, pwede kang ma-pandemic dyan, mahawa ng COVID, at mamatay ka agad. Diba? Sa COVID, walang matanda, walang bata. Pwede ang lahat mahawa at mamatay. Nakita nyo? Pantay-pantay. Kaya lahat takot. Sana kung mahabang buhay ng mga bata, sasabihin niya, okay lang sa akin. O sige, magkala dyan mga bata, wala namang problema, mahaba naman buhay nila, bata pa naman sila. No, kahit bata, mamamatay. Diba? Sapagkat, binigyan tayo ng Diyos ng kanya-kanyang panahon. At hindi natin alam yun. Kaya ang nice ng Diyos, mag-responsible tayo sa time na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Maging quality ang ating, maging takbo na ating buhay sa mundong ito habang tayo nabubuhay. Ang sabi na isang question ay ganito, when we spend our time on God, it is time well spent. Kaya huwag tayong manginayang kapag tayo ay nasa ating tahanan at wala tayong panumpunta sa church at bawal sa church, huwag tayong mahinayang na makinig ng salita ng Diyos, mag-participate sa worship service during Sunday, kahit na tayo ay nasa ating bahay. Huwag tayong mahinayang sa kano ba ang load ng 2 oras para lang mapanood ang mag-participate sa worship service. Huwag tayong mahinayang. Sapagkat ang lahat ng ating ginagawa sa mundong ito, lalong-lalo na ating ginawang paglilingkod sa Diyos, pakikinig ng kanyang salita, pag-participate sa worship service, sa pag-aawit, no? Pagbibigay ng special number, na minsan nagpapaulit-ulit tayo dahil online worship service, pinapadala sa atin yung mga videos, minsan nagpapaulit. Huwag tayong manghinaya, sapagkat ang oras na ipinagkaloob sa atin ng Diyos ay maikli lang. At lahat ng ginawa natin sa Panginoon, no? At lahat ng panahon na ibinigay natin sa Diyos ay mahalaga. At iti-treasure ng Diyos ang lahat ng bagay na yan upang maging basis ng kanyang
pagbibigay account sa bawat isa. Sana pagdating na araw, sasabihin ng Diyos sa bawat isa atin, good and faithful steward. Salamat Panginoon sa inyong mga salita. Parahin niyo po ang bawat isa. Salamat po sapagkat binigyan niyo kami ng opportunity na makapaglikod sa inyo sa kabila na nasa aming tahanan kami, Panginoon. Kaya man, sana'y marami kaming natutunan sa bagay na ito. Na yung aming mga panahon, kahit kami busy, bigyan namin kayo ng panahon. Sapagkat ito ang panahon na hindi nasasayang. At ito ang panahon na investment para sa aming kaluluwa. Ito po ang dalangin sa pangalan naman ni Jesus. Amen.